ang posibleng maging Dream Team First Five ng Barangay Nepra San Miguel. Yan, naayawan na pag nangyari ito mga kabrods. Yan ang pag-usapan natin ngayon mga kabrods. Pero kung bago ko lang po sa aking channel, mag-subscribe ka lang po at pakipindot na rin ang notification bell button para sa iba pang overrated basketball natin. Ginebra ang isa nga sa mga koponan na pinaka-inaabangan talaga sa PBA at sila rin ang isa sa mga maraming fans dito sa ating pambansang liga. Ngayon, halos lahat mga fans inaabangan talaga ang mga first five ng bawat team. Marami nga pong mga rumors sa Ginebra ngayon mga kabrody na ito si ganito kukunin na ng Ginebra, pati ito kukunin na rin. Kaya gumawa na rin ako ng video na posibleng mangyari na baka sa darating na panahon baka maging Ginebra player na talaga sila. So ito na nga po, dahil minsan ang trade rumors nagkakatotoo nga po yan. So ito na nga po, simulan na natin ang posibleng maging team first five ng Ginebra. Simulan na natin sa point guard position. Siyempre ang 6'1 PG na si Scotty Thompson. Kahit sino pang gwadya ang mapunta sa Ginebra, malaki ang tiwala ni Coach Tim Cone kay Scotty kaysa sa kanila, dahil si Scotty ay matalinong player, mabilis at nakakabasa talaga ng play yan. Yan ang mga tipong player na gusto ni Coach Tim Cone. Grabe rin ang pinapakita nito sa mga depensa, opensa, rebounding at hustle play. Sunod natin ang shooting guard position. Pwede dito ang 6'2 na si Stanley Pringle. Oo, point guard ang laro ni Stanley, pero mas okay siya siguro sa shooting guard dahil magaling na scorer itong si Stanley Pringle at maganda ang pinapakita nito sa kanyang 3-point percentage. At mas okay na rin siguro kung si Scotty ang nasa PG position dahil magaling siya sa mga plays. Dahil itong si Pringle ay all around din naman itong si Pringle. Kaya niyang umatake sa basket, titira sa labas at iba pa. Siya na nga rin ang isa sa mga scorer ngayon ng Ginebra at malaking tulong talaga siya sa Ginebra noong kinuha siya ng koponan na ito, at talagang malaki ang tiwala sa kanya ni Coach Tim Cone pagdating sa scoring. At isa pa dyan, former scoring champion po itong si Stanley Pringle, dahil pagdating sa scoring walang problema yan kay Stanley. Sunod natin na posibleng maging Ginebra player din sa darating na panahon, dahil ang dami nga pong rumor sa kanya na kukunin siya ng Ginebra. Ilagay natin siya sa small forward position. Ang The Beast na PBA, 6'3 Calvin Napueva. Ayawan na mga bros kung ito ang maging forward ng Ginebra, dahil isa nga si Calvin sa mga magagaling na forward sa PBA. Kapag nakuha ito ng Ginebra, magugustuhan talaga ng mga fans mga kabrods, at napaka-exciting nito. Lalong lalakas ang Ginebra nito mga kabrods, dahil tataas ang energy nila at lalong bibilis ang laro at magiging physical, dahil kapag naging kakampe si Calvin talagang gaganahan ka. Sabi nga nila, ang hirap nga at nakakaasar ngang kalaban nito ni Calvin, pero masarap maging kakampe mga kabrodi, masarap siya maging kakampe dahil bibigyan ka talaga nito ng energy at puso sa laro. Ni pati import nga, syempre si Calvin ang bahala dyan. Aasa rin yan hanggang sa mga fouled out yan, di ba? Sunod natin, ang power forward position. Syempre, walang iba kundi ang 6'9 na si Japet Aguilar. Siya nga ang isa sa mga athletic na stretch big dito sa PBA. Kaya naman niya kasing makipagsabayan sa takbuhan sa mga imports at kwardya. At ang laking tulong nga ni Japet sa Ginebra, dahil patuloy nga po ang improvement niya. Parang full package na rin kasi itong si Japet, dahil kaya niyang bumira ng tres, kaya niyang mag floater or jumper, tapos may mga alley-oop plays at posterized dunks pa siya. At talagang dinodomina niya ang ilalim, dahil bigla-bigla na nga lang dadaktak ito kapag malapit na siya sa basket. Ang isa nga lang sa mga kulang ni Japet ay low post play, dahil bihira nga lang pumoste itong si Aguilar, dahil more on atake sa basket at shooting itong si Japet. Sunod natin ang center position. Ang daming ang nagsasabi
na ang Hinebra nga po ay naghahanap ngayon ng mga lehitimong sentro dahil sa pag-alis ni Greg Slaughter. At baka mahirapan nga rin itong si Japet Aguilar sa sentro dahil ang laro nga ni Japet ay more on forward type talaga at hindi pang sentro ang laro niya. Ito na nga ang posibleng maging Hinebra. Balang araw kung sakali man. Lagay natin siya sa center position, ang 6'8" na si Christian Standhardinger. Ito nga po mga brody, si C-Stan ay lehitimo talagang big man yan dahil pang ilalim talaga ang laro niya. Ang galingan niya magpasabit ng foul, galing umiscore ng mga awkward shot sa ilalim at halos lahat ng score niya ay nanggagaling talaga sa ilalim. Hindi rin kapagalan na big man itong si C-Stan dahil kaya nga rin po niyang mag-coast to coast at nakikipagsabayan talaga siya sa mga fast break plays. Sa katunayan nga, siya ang nagbubuhat ngayon sa Northport. Ang laking tulong talaga ni C-Stan kapag siya ang magiging sentro ng Hinebra at mabibigyan na talaga ng magandang performance ang kupunan na ito dahil masipag nga po na big man itong si C-Stan. So yun nga no mga brods, ito nga po ang posibleng maging dream team first five ng Hinebra. Talaga namang solid ang limang ito at masisipag at baka isa na rin sila sa mga kupunan na mahirap talunin kung sakali man. Ikaw mga brody, sang-ayon ka ba sa lineup na ito? At sa tingin mo ba, posibleng mangyari kaya ang malakas na lineup na ito? Komento mo lang ang opinion mo mga kabrod sa ati, isa-isayin natin yan. Shoutout nga po pala kay Amo Marlu, Sniper Lim, Francisco Gel Olingo, John Paul Goza. Salamat po sa panonood mga kabrod. Yun lang, I'm out.